kakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain yung lahat. At sumain yun rin. Mga kapatid, ako po ay si Father Alejandro de Jesus, at ako po ang inyong paring mag-mimisa sa araw na ito. At inaalay ko po ang lahat ng inyong po mga intensyon, lahat ng intensyon para dito sa misang ito. At alang-alang rin po sa lahat ng mga yumao, lalong-lalo na ang aking ina, Maura, at ang aking ama, Jose. At lahat po ng ating mga inaasam-asam at pinagdarasal sa ating ang pang-araw-araw na pamumuhay. Aminin natin ngayon, mga kapatid, ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sabay-sabay, inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako ipanalangin sa ating Panginoong Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong paglingap sa iyong pag-antig sa aming kalooban upang ang pamumunga ng gawain mo sa amin ay aming mapakinabangan at ang mapagpagaling mong katapatan ay aming mapangatawanan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Daniel kay Nabucodonosor, "Mahal na hari, ang panaginip ninyo ay isang malaki at nakasisilaw na ribulto. Nakatayo ito sa harap ninyo at nakatatakot. Tingnan. Ang ulo nito ay dalisay na ginto, pilak ang dibdib at mga bisig, tanso ang tiyan at mga hita. Ang mga binti at ang mga paa ay bakal at luwad. Habang ito'y tinitingnan ninyo, may batong natipak sa bundok. Bumagsak sa mga paa ng ribulto at nadurog ang mga paa. Pagkatapos, nadurog din lahat ang bakal, luwad, tanso, pilak at ginto. Ano pa't naging parang ipa? Tinangay ito ng hangin at walang naiwan kahit bakas. Samantala ang tipak ng batong bumagsak dito
ay naging isang napakalaking bundok na pumuno sa buong daigdig. Mahal na hari, iyan po ang inyong panaginip. At narito naman ang kahulugan. Kayo ay pinagkalooban ng Diyos ng kaharian, pinuspos ng kapangyarihan, kapamahalaan, at karangalan. Niloob ng Diyos na masakop ninyo ang lahat ng tao, hayop at ibon sa lahat ng dako. Kayo ang katumbas ng ulong ginto. Ang susunod sa inyo ay ikalawang kaharian, ngunit mahina kaysa sa inyo. Pagkatapos, lilitaw ang pangatlong kaharian na sinasagisag ng tanso at sasakupin ito ang mga naunang kaharian. Ang pang-apat na kaharian ay sintigas ng bakal, katulad ng nagagawa ng bakal. Dudurugin ng kahariang ito ang buong daigdig. Ang ibig namang sabihin ng nakita ninyong mga paa na yari sa bakal at luwad ay ito. Mahahati ang kaharian, ngunit mananatili ang tigas ng bakal pagkat ito'y pinaghalong bakal at luwad. Ganito naman ang ibig sabihin ng mga paangyari sa pinaghalong bakal at luwad. Magiging makapangyarihan ang kaharian, ngunit madaling babagsak. Ang kahulugan ng pinagsamang bakal at putik ay haluang pag-aasawa, ngunit hindi ito magtatagal kung paanong di maaaring paghaluin ang bakal at putik. Sa panahon ng mga haring iyon, ang Diyos ay magtitindig ng isang kahariang hindi maibabagsak kailanman na masasakop ninuman. Dudurugin ito at ganap na wawasakin ng iba pang kaharian. Ano pa't hindi na makababangon ang mga iyon kahit kailan. Ang katulad nito'y yaong tipak ng batong dumurog sa ribultong yari sa bakal, luwad, tanso, pilak at ginto. Mahal na hari, ang mangyayari sa hinaharap ay ipinaaalam na sa inyo ng dakilang Diyos. Iyan po ang inyong panaginip at ang kanyang kahulugan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakila't pupurihin ang puon magpakailanman. Dakila't papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat na mga nilikha. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat mga anghel ng Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat mga kalangitan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat mga tubig sa ibabaw ng langit. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat na bumubuo ng kanyang hukbo. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Magsitayo po ang lahat.
manatili kang matapat hanggang iyong kamatayan, pagkat buhay aking bigay. Ah, haleluya, ah, haleluya, ah, haleluya, ah, haleluya. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinag-uusapan na ilang tao ang templo, ang kahangahangang mga bato na ginamit dito at ang mga palamuti nito na inihandog sa mga tao. Kaya't sinabi ni Jesus, darating ang panahong lahat na nakikita ninyong iyan ay iguguho at walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po mangyayari ang mga ito? At anong magiging palatandaan na ito'y magaganap na? Sumagot siya, Mag-ingat kayo at nang hindi mailigaw ninuman, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan at magsasabi, Ako ang Mesiyas at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong mabagabag kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi darating karakaraka ang wakas. At sinabi pa niya, makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakilakilabot na bagay at mga kakilagilalas na tanda buhat sa langit. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Kamakailan lamang, nakaraan ng mahigit sa linggo, nagkaroon ng malakas na lindol sa Gensan o General Santos City. 7.2 Richter scale. Gano'ng kalakas yun? Sobrang lakas, nagiba ang ibang gusali at ibang tahanan. Sa news, mga ini-interview, mga panayam, yung mga nasalanta sa lindol, akala daw nila wakas na, kawakasan na ng mundo. Akala raw nila guguho na ang daigdig. Sa kabilang dako naman, sa gitnang silangan o Middle East, nagkakagulo, nagkakagera, sa Ukraine, sa Sudan, sa Africa at ibang-ibang pares at dako ng Asia, iba't ibang digmaan o himagsikan. Maaari natin sabihin, ito na ba yung sinasabi ni Jesus sa Ebanghelyo? Dapat na ba tayong tumingin sa mga palatandaang ito at ating ipanalangin na tayo'y sagipin? Sabi nga ni Jesus, huwag kayong mag-alala, huwag kayong mabagabag, huwag kayong papalinlang sapagkat hindi pa darating ang lahat ng iyan. Ang ating lang tinatawag na pinangahawakan ay ang ating pananampalataya. Ano man ang mangyari, di himagsikan, digmaan at ano pa, ang ating pananampalataya ang siyang dapat na manatili sa atin sapagkat hindi tayo pababayaan ng ating puong may kapal. Ano man ang mangyari, pag tayo ay may pananampalataya, tayo ay mananatiling matatag. At sa buhay nito, sinasabi ni Jesus, yung mga templong yan, gaano mang ginandan yan, lahat ng yaan ay guguho rin,
mawawala. Lahat ng mga nilikha ng Diyos sa daigdig na ito ay hindi magtatagal pang walang hanggan. Sapagkat ang langit lang daw ang walang hanggan. Lahat po ng nilikha sa mundo ay maglalaho. Pati na po tayo ay papanaw. Lahat po tayo ay magkakaroon ng hangganan sa ating mga buhay sa daigdig. At ito po ang aking dinadala po, sampu ng aking po mga kapatid at kapamilya, sapagkat wala pa pong 3 linggo nang pumanaw ang aming ina. Gayunmang kami natutuwa na ang aming ina ay nasa piling na ng ating poong may kapal, kami rin po ay lumuluha sa lungkot sapagkat hindi na namin makakapila ang aming ina. Ngunit ang aming pong pananampalataya ay nagsasaad at nagsasabi sa amin na kami ay dapat maging matatag gaya po ng pananampalataya ng aming pong ina. Ang aming pong ina ay isang deboto rin po dito sa poong Nazareno noong pa pong 1950s sa kanya pong buhay ng 93 anyos. Mula ng kanyang kinalakihan, siya po ay pumaparito na sa simbahang ito. At noong 1984, noong ako'y pagkatapos na ako'y maordinahan ng pagkapari, dinala po niya ako rito at siya po ay humingi ng permiso sa cura paroko para po ako'y makapagmisa dito pagkatapos ng ordinasyon sapagkat yan po ang kanyang kahiling-hilingan sa ating poong Nazareno na naroroon. Bigyan po siyang anak na pari at makapagmisa dito po sa gusaling ito. Lahat po na nilikha ng Diyos ay may hangganan, pati po ang buhay ng aming mapagmahal na ina. Gayunmang masakit makirot sa aming puso na siya ay pumanaw na at wala na, pinapatatag ang aming damdamin ng aming pananampalataya, ang pananampalataya na ibinigay at inaruga sa amin ng aming ina. Ito po ay isang halimbawa na sinasabi na gayunmang sino man sa atin ang nawalan, ang minamahal sa buhay, pumanaw na sila, makirot man ito sa ating damdamin, ito'y dapat natin tanggapin. At ito ang katatagan na binibigay, ang grasya, ang pagpapala na binibigay sa atin ng Diyos kung ang ating pananampalataya ay matibay. Ano man ang mangyari sa ating kapagiligiran, ano man mangyari sa ating buhay, ano man ang ating hinaharap, makakatiyak tayo na nandoon ang poong Nazareno, nandoon ang ating poong may kapal, at hindi tayo pababayaan, hindi tayo nag-iisa, at hindi niya tayo ipapaharap sa lahat ng kapahamakan. Kaya nga, sa ating misa, bahagi yan ang ating pagdarasal. Iadya mo po kami sa lahat ng kapahamakan. Alisin mo po ang aming pag-aalinlangan at pagtibayin ang aming kalooban. Yan po ang ating dasal dito sa Santa Misa ngayong umagan to. Pagpalain kayo ng poong may kapal. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sama-samang natitipon bilang bayan ng Diyos, may pananalig nating dalhin ang ating mga pangangailangan sa Ama, umaasang ipagkakaloob niya ang ating mga kahilingan. Ama, ang ating po isasagot ay, Ama, umaasa kami sa inyo. Pakiulit po. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang ating mga pastol, naway ganap na maiukol ang kanilang buhay sa pagpapahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagsaksi nila dito. Manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang mga magulang at mga guro, naway maging mga buhay na halimbawa ng pananampalataya
sa mga taong nasa ilalim ng kanilang pagkalinga, manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Tayo naway magsumikap na gawin kung ano ang tama at ang salita ng Diyos, ang maging buhay na puwersa na gumagabay sa ating pagkilos. Manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Tayo naway magmalasakit sa mga matatanda, mga nalulumbay at mga may sakit. Manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang mga yumao naway makatagpo ng kapahingahan at bagong buhay sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Makalangit na Ama, palalimin mo ang aming pananampalataya upang umunlad kami sa iyong pag-ibig at tuwin ang maglingkod sa iyo ng bukas palad at tapat na puso. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga banal na alay na iyong ipinag-utos na aming italaga sa pagsamba sa iyong ngalan at upang kami pagindapating paunlakan ng iyong tapat na pagmamahal, gawin mong ang iyong mga utos ay sundin namin kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsulod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinlay, gaya nila Maura, Jose, Normita, Nilo, at lahat ng aming mga minamahal sa buhay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahalabiring Maria, ina ng Diyos, na kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, at lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos ang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagubilin ng nagagaling na utos at turo ni Jesus na ating Panginoon at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iriadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo
ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, si Jesus anak ni Maria, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan sa ating First Parish-Wide Advent Recollection Series,
mamaya pong gabi, November 28, 2023, Martes sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan na may temang debosyon. Ang ating tagapagsalita sa araw na yon ay si Reverend Father Hans Magdurulang, ang ating parochial vicar. Ang lahat po ay inaanyayahan sa darating na November 29, 2023, sa ganap na ika-anim ng hapon, gaganapin natin ang pagdiriwang ng banal na misa para sa mga Kristiyanong pinag-uusig o Red Wednesday. Ang lahat po ay hinihikayat na magdala ng isang kandila na gagamitin natin sa pagdiriwang na ito. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagkalooban mo ng pagsasalo sa iyong kagalakan ay lagi nawang lumingon sa pinanggagalingan nitong banal na pakikinabang upang kami huwag mawalay sa iyo na aming hantungan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ako po'y nagpapasalamat sa kura paroko, Father June at sa kanyang assistant si Father Jonathan at sampu ng mga assistant niya, sila Adrian, sila Joy, sa pagkakataong ito na ako'y nakapagdiwang ng banal na Santa Misa dito sa Minor Basilica ng Poong Nazareno. Ito po'y malaki pong grasya, pagpapala na binigay sa atin at naway po ay bigyan kayo ng lakas loob at ito po ang aking pinagdasal at inalay sa Santa Misang ito. Maraming pong salamat sa inyo. Pagbabasbas ng alay sa Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan na iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat ng mga dala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, pagdasal natin ang mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang, sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan po ng ang mga kaluluwa na pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Ihaon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ay igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Hesukristo Nazareno. Salamat sa Diyos.
kalikasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.